kapatid at mga kaibigan, kumusta kayong lahat? Sa pangalan ng Reliyong PBCM, taos puso kaming mag-anyaya sa inyo nga magkikinig sa aming programa, mga magkalangit na liwanag ng buhay na akay sa tao na tungo sa kaalaman tungkol sa kaligtasan. At ito po ang inyong lingkod, kapatid na Hermogenes Magarayo, ay umaasa na sana ang pagpapala ni Master ay sumasa inyo at bigyan kayo ng mabuti at malusog na pangangatawan upang sa ganon ay lubos ninyong maunawaan ang mga katotohanan nga pag-aralan natin ngayon. Mga katotohanan nga lahat nakasulat sa Biblia, at kung mayroon mang mga referensya na babasahin namin, binabasa namin ito upang hindi sumalungat sa banal na aklat. At itong aming programa, mga makalangit na liwanag ng buhay, patuloy na mapakinggan dito sa himpilan ng Kabusis Power Radio sa oras alas 7 hanggang alas 8 ng gabi tuwing Linggo. At dito sa Kidapawan, sa oras alas 7 hanggang alas 8 ng gabi sa himpilan ng Runda FM. At sa himpilan ng Waikurat Radio FM sa Balingasag sa oras alas 8 hanggang alas 9 ng gabi tuwing Linggo. At sa himpilan ng Radio Ultra, mapakinggan sa alas 10 hanggang alas 11 ng umaga tuwing Linggo. At doon sa himpilan ng RPN, DXKO, mapapakinggan ang aming programa sa alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon, at mapakinggan muli sa araw ng Martes, at mayroong programa sa araw ng Huwebes. At ang mga programa sa PBCM aabot na sa 29 na mga himpilan sa iba't ibang dako ng Mindanao at Visayas. At sa pagkakataon na ito, makakasama pa natin ang mga kapatid na mga ministro sa PBCM. Kumusta po kayong lahat, mga kaibigan at mga magulang? Ito po muli ang iyong lingkod, kapatid Richard Impidad. Sa palatuntunan ng PBCM ay siyang daan ng buhay, hangad po namin sa inyo na tayong darating na panahon na tayong lahat ay magkakasama. At ibigay ko po sa inyo ang mga kasamang mga ministro. Kamusta po kayo, mga kapatid? Ito po ang inyong lingkod, kapatid na Jiggy Macarayo. At isa din po ako ngayon sa makakasama niyo sa pag-aaral ng mga katotohanan. At sa hindi pagtatagal, ibibigay ko po kayo sa mga kasama ko pang kapatid o ministro. Kumusta sa inyo, mga minamahal naming manonood at tagapagsubaybay? Ito ang inyong lingkod, kapatid na Robert John Maturan Impidad. At kami ngayon magbigay sa inyo ng aral patungo sa katotohanan na nakasulat sa Biblia. At ibigay ko pa kayo sa iba pang ministro. Kamusta po sa inyo, mga kapatid? May magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po yung lingkod, kapatid na John Ren Malinaw. At isa din po ako ngayon sa makakasama ninyo sa ating pag-aaral ng mga makatotohanan. At sa hindi pagtatagal, ibibigay ko po pa kayo sa ating kasamang ministro. Kamusta kayong lahat, mga kaibigan at mga kapatid? Ito po ang iyong lingkod, kapatid na Romy Rama Camus. Makipag-aaral ng katulad ng katotohanan ng nakasulat ng banal na aklat. At sa ngayon, magpakilala pa ang iba pang mga ministro. Kumusta, mga kapatid at mga kaibigan? Ito po yung lingkod, kapatid na Jisrael Magarayo, isa sa mga kasama nyo ngayon. At hindi sa pagtatagal, ibigay ko pa kayo sa isa pang ministro. Kumusta po kayong lahat, mga kapatid, mga giliw na manonood, at masugi na sumusubaybay ng aming programa? Ito rin po yung lingkod, kapatid na Lloyd Barrera, na siya makakasama na ngayon na makahatid sa inyo tungo sa kaligtasan. At ngayon, ibabalik ko kayo, kapatid na Makarayo, upang talakayin ang paksa o tema. Bago natin tatalakayin ang paksa o tema natin, binabati natin ang lahat na mga bagong kaanib sa Reliyong PBCM na sa Batangas at sa Cavite at sa Bicol. At sa lahat na mga nanonood sa Facebook at sa YouTube, at sa nakikinig dito sa himpilan sa Kabusis Power Radio, lahat na mga kapatid sa mga sa relihiyon nga PBCM, binabati namin kayo. At ngayon ang paksa nga tatalakay natin ay tungkol sa mga napapanood natin sa Facebook at saka sa YouTube, at maririnig natin sa lahat na mga radio station o FM station, at mapanood natin sa television ang mga karanasan sa mga iba't ibang bahagi ng sanlibutan o daigdig o sa iba't ibang bansa, kagaya ng nangyari nga digmaan sa Hamas at sa Israel. At sa matagal na nangyari
na nangyari ang digmaan sa Russia at sa Ukraine, at hanggang ngayon patuloy ang digmaan na nangyari na naganap sa kanilang bansa. At bakit nangyari ang ganito ng mga karanasan sa mga tao na nasa bansa ng Russia at Ukraine at sa Hamas at Israel? Hindi maiiwasan natin kasi hinuhula na ito sa mga nakasulat sa Biblia. At kung iisipin natin, kung tayo'y nasa kalagayan nila na nasa bansa ng Israel tayo nanirahan, ano kaya ang mararamdaman natin kung tayo'y nasa kanilang bansa? Mabuti na lang dito sa bansa ang sa bansang Pilipinas, na sa bansa tayong mapayapa, at hindi natin nararanasan ang naganap na digmaan sa Israel at Hamas. Ang kinakailangan sa tao, hindi natin isawalang bahala ang mga nangyari, o maging kampante tayo na hindi nangyari o naganap sa dito sa bansa ng Pilipinas ang digmaan. Pero mga kapatid at mga kaibigan, sa ayaw man natin o gusto natin, papayag man tayo o hindi, lahat na mga tao dito sa sanglibutan, haharap tayo sa darating na malaking kapighatian na walang iba kundi ang ikatlong digmaan na pandaigdig. Mangyari ito kasi nakasulat na sa Biblia at hinuhula na na isinulat nga mabasa natin sa Biblia. Saan ba po natin mababasa bilang paunang sitas, kapatid na Richard, na mayroong maganap at sa mabasa natin malapit na na matupad o mangyari? Saan po natin mabasa? At dito lang po natin basahin, kapatid na Makarayo, sa Apokalipsis kabanata 1 at sa talatang 3. Ganito ang pahayag. Mapalad kang bumasa at makinig sa mga salita ng hula, at matutupad ng mga bagay na mga susulat doon, sapagkat ang panahong malapit na. Basahin ko ulit ang nagkasulat sa binasa nga talata sa Apokalipsis, kabanata 1 at sa talatang 3. Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula, at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Sa binasa nating talata, maliwanag po na mapalad ang bumabasa. At dito naman sa nakikinig sa binasa na mga salita ng hula, mapalad ang nakikinig at ang mga tao na tumutupad ng mga bagay, pagkat ang panahoy malalapit na, sa nabasa natin nga nakasulat sa Biblia. Ang mga hula na binasa, mapalad ang mga tao na bumabasa at ang mga tao na makikinig sa binabasa na hula, mga salita ng hula, at mapalad ang mga tumutupad sa mga bagay na nangasusulat doon. Saan po o ano po ang mga kasulatan na tinutukoy na binabasa at mga salita ng hula? Saan ito isinulat? Walang iba, isinulat ang lahat ng mga salita ng hula dito sa tinawag na buong mga kasulatan na kinasihan ng Panginoong Diyos. Mayroon ba tayong mababasa, kapatid na Jisrael? Mayroon po tayong mabasa, kapatid na Makarayo. Ito po ang prueba
sa pangalawang aklat kay Timoteo, kabanata 3 sa talata 16 hanggang 17. Ito po ang nakasaad. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Napakikinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo ng katuwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Sa binasang talata sa Biblia, maliwanag po nga mayroong nababasa sa kapatid na Ministro Jisrael Macarayo na ang buong mga kasulatan na kinasihan ng Panginoong Diyos. Ito ang nababasa sa talatang binasa sa kapatid na Ministro Jisrael Macarayo na ang sinabi, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos. At ang tinutukoy na buong lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Panginoong Diyos, walang iba kundi ang Biblia. Ang tinawag na ang buhing pulong na Biblia sa sitas nga binasa o sa talatang binasa sa kapatid na ministro sa ikalawang sulat ni Pablo kay Timoteo sa kabanata 3 at sa talatang 16 hanggang talatang 17. Ganito ang mababasa po natin. Sa pagkaliwat na po sa wikang Tagalog, ang buong Biblia ay ibinigay sa atin ng Diyos. Ito ay tumutulong na ituro sa atin kung ano ang totoo at maaaring ipaliwanag sa atin kung ano ang mali sa ating buhay. Ito ang magtuturo sa atin at tutulong sa atin na gawin ang tama. Saan po ang lahat na mga kasulatan na kinasihan ng Panginoong Diyos? Walang iba kundi ang buong Biblia na kinasihan ng Panginoong Diyos. Ang tinutukoy dito sa binasa nating talata sa Apokalipsis 1:3 nga sa nabasa natin, mapalad ang bumabasa at ang nakikinig sa mga salita ng hula at tumutupad sa mga bagay na nakasulat dito sa Biblia nga nabasa natin. At walang ni isa man sa mga nakasulat sa Biblia nga hindi matutupad. Ang lahat na nakasulat o isinulat sa Biblia, matutupad ang lahat. Mayroon ba tayong mababasa, kapatid na Rumi? Mayroon, kapatid na Macarayo. Dito ating basahin sa Mateo, kabanata 5 at sa talatang 18. Sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mangawala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Maliwanag sa binasang talata, sa binabasang talata nga nakasulat sa Biblia, na hanggang nga mawawala ang langit at ang lupa, wala ni isa mang tuldok o isang kudlit na hindi matutupad. Ang lahat na nakasulat, na ikinudlit at tinawag nga tuldok, ang lahat ay matupad. Ito ang nakasulat na nakasulat sa Biblia. Lahat na mga hula, ibig sabihin, sa binasa nating talata, lahat na mga hula na isinulat dito sa banal na Biblia o sa banal na kasulatan, lahat matutupan. Ito ang tinutukoy na binabasa o babasahin at mapalad ang nagbasa at mapalad ang nakikinig sa binabasa na nakasulat o sa mga salita na hula na nasa banal na Biblia. Ito ang totoo, ang katotohanan na natuklasan natin, na binasa natin sa Biblia. Mga kapatid at mga kaibigan, at para sa lahat na nakikinig sa aming programa, buong sanglibutan, ipailalim
sa paghuhukom o sa paghahatol ng Panginoon o sa paghatol ng Panginoon, Panginoong Diyos mangyari sa buong sanglibutan. Mayroon ba tayong mababasa, kapatid na Junril? Mayroon po, kapatid na Makarayo. Babasahin lang po natin ang aklat ng Roma, Kabanata 3 sa talatang 19. Ngayon ay nalaman natin na ang anumang sinabi ng kautusan, yaon ay sinabi ng nasa ilalim ng kautusan upang matikom ang bawat bibig at ang buong sanglibutan ay mapasa ilalim ng hatol ng Diyos. Maliwanag sa binasa nating talata sa Biblia, buong sanlibutan ipasa ilalim sa paghahatol ng Panginoong Diyos sa mga tao na nandito sa sanlibutan. Ito ang nabasa natin na nakasulat sa Biblia. At sa paghatol ng Panginoong Diyos sa mga tao dito sa sanlibutan, walang ni isa man sa mga tao na makaiiwas sa paghahatol na gawin ng Panginoong Diyos dito sa mga tao sa buong sanglibutan. Walang ibang lugar na doon ang tao magtatago, hindi makatatago ang tao sa paningin ng Panginoong Diyos upang mailalim sa paghatol sa araw ng paghuhukom. Mayroon ba tayong mababasa, kapatid na Lloyd? Mayroon po, kapatid na Makarayo. Ito po ay nakasaad dito sa Amos, sa Kabanata 9 at sa talatang 2-3. Ganito po ang nakasaad. Bagaman sila'y humukay hanggang sa Siol, mula roo'y kukunin sila ng aking kamay, at bagamay sila'y sumampa hanggang sa langit, mula roo'y ibababa ko sila, at bagaman sila'y magsisipagtago sa taluktok ng Carmelo, aking hahanapin at kukunin sila mula roon, at bagaman sila'y magsikubli sa aking paningin sa gitna ng dagat, mula roo'y utusan ko ang ahas at tutukain niya ong sila. Maliwanag sa binasa nating talata, kahit na ang mga tao ay maghuhukay sa lupa upang doon sila magtago, kukunin sila ng Panginoong Diyos pataas upang hatulan. At kung sila ay sumampa hanggang sa langit mula roo'y, ibababa sila ng Panginoong Diyos upang sila ay hatulan. Sa nabasa sa binasa nating talata na nakasulat sa Biblia, at bagamay sila ay magsipagtago sa taluktok ng Carmelo, aking hahanapin o hanapin sila ng Panginoong Diyos at kukunin sila ng Diyos mula roon. At bagaman sila'y magsikubli sa paningin ng Panginoong Diyos sa gitna ng dagat, mula roon uutosan ng Diyos ang ahas upang tutukain ang tao. Ito ang patutunay katunayan sa sinabi naming walang ni isa man sa tao na makaiiwas sa pagdating sa araw ng paghuhukom. Lahat ng tao ay haharap sa paghuhukom na gagawin ng Panginoong Diyos dito sa mga tao sa buong sanglibutan. Ito ang nababasa natin na nakasulat sa Biblia. Mangyari man ang paghuhukom o araw ng paghuhukom, mayroong mga tao na bigyan ng babala ng Panginoong Diyos at paunawa ng Panginoong Diyos, kagaya ni Noe. Noong panahon na ang sanglibutan ay hinatulan ng Panginoong Diyos sa pamamagitan na baha o gunaw nga nangyari sa panahon sa noong panahon ni Noe. Saan po natin mababasa, kapatid na Jan? Atin lang po mabasahin dito sa Hebreo Kabanata 11 talatang 7. Sa pananampalataya ni Noe ng paunawaan ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita dala ng banal na natakot, ay naghanda ng isang daong sa ikaliligtas ng kanilang sangbahayan, na sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanglibutan at naging tagapagmana ng katuwiran na ayon sa pananampalataya.
ang layunin namin, mga kapatid at mga kaibigan, bakit binasa namin ito? Binasa namin ito at kinuha bilang halimbawa na sa araw ng paghuhukom, nagagawin ng Panginoong Diyos dito sa sanglibutan. Mayroong taong binigyan ng Panginoon Diyos na pag-uunawa. At ang tao na binasa natin bilang halimbawa, si Noe, na nabasa natin na nakasulat sa Biblia, si Noe, sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa Panginoong Diyos. Nang paunawaan siya ng Panginoong Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari na hindi pa na nakikita ni Noe, dala ang banal na takot at naghanda si Noe ng isang daong para sa ikaliligtas ng kaniyang sambahayan sa pamamagitan nito. Hinatulan ng Panginoong Diyos ang sanglibutan. Ito ang nabasa natin sa Biblia. Merong ginagawa ang Panginoong Diyos, ginawa na ibinaba ng Panginoong Diyos dito sa sanglibutan, na isang hatol sa sanglibutan. At si Noe binigyang paunawa sa Diyos at ginawa ni Noe ang isang daong upang maligtas ang kaniyang sambahayan. At hindi lamang sa isip ni Noe, at ginawa ni Noe ito ang daong, at hindi ito itinago ni Noe kundi ang daong na ginawa niya upang maligtas ang kaniyang sambahayan. Ito ay ipinangaral ni Noe. Mayroon ba tayong mababasa nga bilang pruweba, kapatid na Jige, nga nangangaral si Noe sa mangyari dito sa sanglibutan? Meron po, kapatid na Makarayo. At basahin lang po natin ang nakasulat dito sa Pangalawang Pedro, Kabanata 2, Talata 5. At ang dating sanglibutan ay hindi pinatawad. Datapot iningatan si Noe na tagapangaral ng katuwiran, nakasama ng ibang pito pa, noong dalhin ang pagkagunaw sa sanglibutan ng masasama. Maliwanag sa binasang talata na nakasulat sa Biblia na ang dating sanglibutan ay hindi pinatawad ng Panginoong Diyos, at sa binasa na nakasulat sa Biblia, datapwat iningatan si Noe na tagapangaral ng katuwiran, nakasama ng ibang tao noong dalhin ang pagkagunaw sa sanglibutan ng masasama. Maliwanag sa binasa nating talata sa Biblia, si Noe, sa binanggit na isinulat ni Apostol nga si Pedro, isang mangangaral ng katuwiran, si Noe. Ito ang pruweba na si Noe nangangaral siya sa mangyari, sa mangyayari dito sa sanglibutan. Ang hatol na ibinaba ng Panginoong Diyos, ibinaba ng Panginoong Diyos dito sa sanglibutan, ang paghahatol at ang tao noong panahon ni Noe ay maliligtas lamang kung sila tumanggap, tatanggapin nila ang pangangaral ni Noe tungkol sa kaligtasan na walang iba kundi ang daong na ginawa ni Noe noong panahon. Na ginawa ni Noe ang daong na para sa kaligtasan sa kaniyang sarili at sa kaniyang buong sambahayan. Ito ang nababasa natin na nakasulat sa Biblia. Sa mga nangaligtas noong panahon ni Noe, ilang tao lamang ang naliligtas sa panahon na ginugunaw ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng baha o gunaw ang sanglibutan. Walo lamang ka mga tao ang naliligtas sa panahon ni Noe. Mayroon ba po tayong mababasa na nakasulat sa Biblia, kapatid na Richard? Mayroon po, kapatid na Makarayo. Basahin lang po natin dito sa Unang Pedro, talatang 3 at kabanatang 2 po. Na nang unang panahon ay may suwail na nagpapahinuhod ng Diyos at nanatili noong mga araw ni Noe, samantalang inihahanda ng daong sa mga loob nito'y kakaunti sa makakatuwid na 8
kaluluwa ang naliligtas sa pamagitan ng tubig. Basahin ko ulit ang binasa sa kapatid na ministro. Nanang unang panahon ay mga suwail na ang pagpahinuhod ng Diyos ay nananatili noong mga araw ni Noe. Samantalang inihanda ang daong, ito na ang ginawa ni Noe, na sa loob nito'y kakaunti sa makatuwid, ang walong kaluluwa ay nangaligtas sa pamamagitan ng tubig ubaha o gunaw sa nabasa natin na nakasulat sa Biblia. At sa mga panahong ito, mayroong sinabi ang ating Panginoong Jesucristo at binanggit ng ating Panginoong Jesucristo ang panahon ni Noe bilang babala sa mga tao, na dapat ang tao ay gumawa ang tao na bigyan, na maghahanda ang tao sa darating na paghahatol na gagawin ng Panginoong Diyos sa mga tao. Kagaya sa panahon ni Noe, mayroong ginawa ang mga tao, mayroong mga dahilan bakit hindi sila naligtas. Kasi mayroon silang ang hinahangad nila, ang kanilang mga gawain araw-araw, at ang nais nilang gawin sa kanilang sarili, hindi naman nila tatanggapin at pakinggan ang ipinangangaral ni Noe nga kaligtasan. Mayroon ba tayong mababasa? Dito basahin po natin ang nakasulat sa aklat ng Lucas, kabanata 17 at sa talatang 26 hanggang pagbasa ko sa 29. Ganito po ang mababasa natin nga nakasulat sa Biblia. At kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Noe, ay gayon din naman ang mangyayari sa mga kaarawan ng anak ng tao. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nangagaasawa, at sila'y pinapag-asawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe at dumating ang paggunaw at nalilipol silang lahat. Gayon din naman kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Lot. Sila'y nagsikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nagsisibili, sila'y nangagbibili, sila'y nangagtatanim, sila'y nangagtatayo ng bahay. Datapuan ng araw na umalis sa Sodoma si Lot ay umulan mula sa langit ng apoy at asupre at nilipol silang lahat. Maliwanag sa binasa nating talata, mayroong nangyayari na dalawang binanggit ang ating Panginoong Jesucristo. Una, ang kaarawan ni sa mga araw o panahon ni Noe na nangyari. Ang mga tao nagsisikain, na nag-aasawa at asawa sila at nagtatanim at nagtatayo ng mga bahay. Ito ang ginagawa nila. At hindi nila nalalaman ang mangyayari sa sanglibutan noong panahon ni Noe. At sa panahon na si Noe ay pumasok sa loob ng daong at dumating ang baha at sila'y hindi nangaligtas. Napahamak silang lahat sa binasa nating talata. Gayon din naman sa panahon sa mga kaarawan ni Lot, ang mga tao'y binigyan, babala, at binigyan sila upang malalaman nila kung ano ang mangyayari sa Sodoma. Hindi nila pinakinggan si Lot noong panahon na sinabihan sila na mayroong darating na hindi mabuti sa Sodoma. At pagdating na si Noe ay umalis mula sa Sodoma, dumating ang umulan, nangyari na umulan mula sa langit ng apoy at asupre at nilipol ang lahat ng mga tao na nandun sa Sodoma. Bakit nangalilipol sila?
kasi hindi nila pinakinggan si Lot nung ipagbigay alam sa kanila ni Lot ang mangyayari sa Sodoma. Mayroon ba tayong mababasa, mga kapatid at mga kaibigan? Mayroon po tayong mababasa. Saan po natin mababasa, kapatid na Jisrael? Dito po natin mababasa, kapatid na Makarayo, sa aklat ng Henesis sa kabanata 19 at sa talata 12 hanggang 14. Ito po ang nakasaad. At sinabi ng mga lalaki kay Lot, "Mayroon ka ba ritong kamag-anak, ang iyong mga manugang at ang iyong mga anak na lalaki at babae, at ang lahat ng iyong tinatangkilik sa bayang ay ipag-alis mo sa dakong ito, sapagkat aming lilipunin ang dakong ito dahil sa napakalakas ng kanilang sigaw sa harap ng Panginoon. At kami ay sinugo ng Panginoon upang aming lipunin." At si Lot ay lumabas at pinagsabihan niya ang kaniyang mga manugang na nag-asawa sa kaniyang mga anak na babae. At sinabi, "Magtindig kayo. Magsialis kayo sa dakong ito sapagkat gugunawin ng Panginoon ang bayan. Datapwat ang lahat ang akala ng kaniyang mga manugang ay nagbibiro siya." Sa nabasa ng nakasulat sa Biblia, maliwanag sa binasang talata sa kapatid na ministro, maliwanag na mayroong ginawa si Lot. Ipagbigay alam ni Lot dito sa kaniyang mga manuga asawa sa kaniyang mga anak na babae. Maliwanag na ang ginawa ng sinabihan ni Lot, ang nasa kanila ay si Lot ay nagbibigay o nagbibiro lamang. Ha? Masama sa mga tao na isa walang bahala ang pagbigay alam sa kanila na mayroong babala na mangyayari na hindi mabuti. Kagaya ni Lot, binigyan niya ang nasa isip sa sinabihan ni Lot. Si Lot ay nagbibiro lang nung panahon na sinabihan sila. Hindi sila nakikinig at hindi sila sa nabasa natin sa Biblia, hindi nila pinakinggan ang nakasulat sa Biblia at hindi nila tinutupad ang sinabi ni Lot na kailangan silang umalis sa Sodoma kasi gugunawin ng Panginoong Diyos o lilipulin ng Panginoong Diyos ang mga tao dito sa Sodoma. Pero para sa kanila, si Lot ay nagbibiro lamang sa nabasa natin nga nakasulat sa Biblia. Sa mga mangyayari na paghahatol ng Panginoong Diyos dito sa sanglibutan, mayroong babala ang Panginoong Diyos. At ang binigyan niya ang kaniyang tagapaglingkod, kagaya ni Lot at kagaya ni Noe. Si Noe naman ay mangangaral sa katuwiran. Ipinangaral ni Noe ang kaligtasan, nga ang kaligtasan nung panahon na gunawin ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng baha ang sanglibutan, ang kaligtasan sa mga tao, ang pag-asa, ang daong na ginawa ni Noe. Pero hindi sila tumatanggap at hindi sila naniniwala sa sinasabi o ipinangaral ni Noe na kaligtasan nga isang daong pag ang tao ay pumasok sa daong ay maliligtas sila sa pagdating ng baha o gunaw na gagawin ng Panginoong Diyos dito sa sanglibutan. Ito ang nabasa natin na nakasulat sa Biblia. Hanggang dito ang mangyayari na paghahatol ng Panginoong Diyos sa sanglibutan. Ang sagot po ay hindi sa panahon ni Noe lamang, kundi mayroon pa tayong haharapin na malalaking kapighatian na dumating dito sa sanglibutan. Mayroon ba tayong mababasa, kapatid na Rome? Mayroon, kapatid na Makarayo. Dito atin basahin sa Mateo, kabanata 24 at sa talatang 21. Sapagkat kung magagayoy mag
kakaroon ng malaking kapighatian na ang gayoy di na nangyayari buhat sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon at ni hindi na mangyayari kailanman. Maliwanag sa binasang talata na nakasulat sa Biblia na mayroong malalaking kapighatian na dumarating dito sa sanglibutan. Mayroong dumarating na haharapin ang mga tao na sinabi ng ating Panginoon Hesukristo, malaking kapighatian sa dito sa binasa nating talata na nakasulat sa Biblia. At ang mangyari sa mga tao, mayroong gagawin ang Panginoong Diyos. Hindi ito ang paggugunaw ng Panginoong Diyos sa sanglibutan sa pamamagitan ng baha o tubig sa panahon ni Nui. Kasi hindi pa ito nangyayari. Sa buong sanglibutan sa nabasa natin na nakasulat sa Biblia, ito ang haharapin sa lahat ng mga tao dito sa sanglibutan. Dumarating ang isang malaking kapighatian at ang mangyayari sa mga tao ay malilipol ang mga tao kahit na ang mga isda na nasa ilalim ng dagat. Mayroon ba tayong mababasa, kapatid na Junrel? Mayroon po, kapatid na Makarayo. Babasahin lang po natin ang aklat ng Sipanyas, kabanata 1 sa talatang 2 hanggang 3. Aking lubos na lilipunin ang lahat ng bagay sa ibabaw ng lupa, sabi ng Panginoon. Aking lilipunin ang tao at ang hayop, aking lilipunin ang mga ibon sa himpapawid at ang mga isda sa dagat at ang mga katitisuran na kasama ng mga masama at aking ihiwalay ang tao sa ibabaw ng lupa, sabi ng Panginoon. Maliwanag sa binasang talata na nakasulat sa Biblia na mayroong paglilipol na gagawin ang Panginoong Diyos sa mga tao dito sa sanglibutan, lahat ng mga bagay at ang mga kahit na ang mga isda na nasa ilalim ng dagat ay malilipol sa nababasa natin nga nakasulat sa Biblia. Ngayon, susuriin natin sa Biblia kung wala na bang balak ang Panginoong Diyos na ang mga tao ay maliligtas, kagaya ni Nui na iniligtas ng Panginoong Diyos panahon na ibinigay ng Panginoong Diyos o ibinaba ng Panginoong Diyos ang kaniyang hatol sa mga tao na nagkasala dito sa sanglibutan sa pamamagitan ng tubig o baha. Ugunaw na nangyari sa panahon ni Nui, mayroong balak ang Panginoong Diyos. Ang sagot, kapatid na mga kaibigan at mga kapatid, mayroong balak ang Panginoong Diyos na nais ng Panginoong Diyos o ibig ng Panginoong Diyos na lahat ng mga tao ay maliligtas. Mayroon ba tayo mababasa diyan, kapatid na Jiggy, Lloyd, sa nabasa nga nakasulat sa Biblia bago natin ang aking tinanong ang kapatid na Jiggy Macarayo at bago natin sagutin sa kapatid na Ministro Jiggy Macarayo, mayroon bang balak ang Panginoong Diyos o wala na bang balak ang Panginoong Diyos na ililigtas ang tao noong panahon ng dumarating ang malalaking kapighatian dito sa sanglibutan? Bago pa sagutin sa kapatid na ministro, kapatid na Loy, ang malalaking kapighatian sa hindi pa ito mararanasan ng mga tao dito sa sanglibutan. Mayroon bang sinabi ang ating Panginoong Jesucristo bilang babala na mangyayari ito sa hindi pa dumating ang dumarating ang malaking kapighatian? Mayroon bang mga karanasan o mararanasan ang mga tao na mangyayari na dito sa sanglibutan? Mayroon, kapatid na Makarayo. Mayroon po tayong palatandaan na nakasaad sa banal na aklat. Ito po yung mababasa natin sa nakasaad sa Mateo kabanata 24 at sa talatang 6 hanggang 8. Ganito po ang nakasaad: at mga karinig kayo ng mga digmaan at mga alingaungaw ng mga digmaan, ingatan nyo na huwag kayong
magulumihanan sapagkat kinailangang ito'y mangyari. Dapat wat hindi pa ang wakas sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindo sa iba't ibang dako. Dapat wat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Maliwanag sa binasa nating talata sa Biblia sa hindi pa mangyayari. Hindi pa mangyayari ang malalaking kapighatian na sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Mayroong nababasa sa kapatid na ministro na mangyayari o mayroong mangyayari na maganap na digmaan sa iba't ibang bansa. Mayroong paggugutom na mararanasan ng mga tao. Mayroong mga lindol sa iba't ibang dako sa binasa sa kapatid na ministro sa talatang binasa niya. Nga sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, ang mga digmaan sa iba't ibang mga bansa at iba't ibang dako, nangyayari ang lindol at tagutom o mayroong mga tao na nagugutom at sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, ang mga bagay na ito ay pasimula ng kahirapan. Sa hindi pa dumating ang malalaking kapighatian, mangyayari muna ang mga digmaan sa iba't ibang bansa, kagaya ng nangyari sa Israel at Hamas, at sa Rusya at sa Ukraine, at sa iba pang bansa na nangyayari o nangyayari ang digmaan. Ito ang katuparan sa sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ang mga tanda ng ating ibinigay ng ating Panginoong Hesukristo bilang tanda na mayroong mangyayari na malaking kapighatian. Sa hindi pa ito dumarating sa sanglibutan, sa nabasa na nakasulat sa Biblia, mangyayari ang mga digmaan sa iba't ibang bansa, kagaya ng Israel at Hamas. At kapatid na Jiggy, sa aking tinanong sa iyo kanina, mayroon bang wala na bang balak ang Panginoong Diyos na ang mga tao ay ililigtas niya pagdating sa malalaking kapighatian? May balak po siya, kapatid na makarayo, na ang lahat ng mga tao ay maliligtas. At basahin lang po natin dito sa 1 Timoteo, Kabanata 2, at talata 4 at 5. Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Maliwanag sa binasang talata na nakasulat sa Biblia na ang binasa sa kapatid na ministro na ang nais ng Panginoong Diyos ay ang tao, ang lahat ng mga tao ay maliligtas sa nabasa sa kapatid na ministro. At sa binasa niya na ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Panginoong Diyos na tagapagligtas na siya may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Maliwanag na mayroong nais ang nais ng Panginoong Diyos, ang ibig niya na ang lahat ng mga tao makakaalam tungkol sa katotohanan at maliligtas ang lahat ng mga tao sa binasa nating talata na nakasulat sa Biblia. Ito ang layunin sa mga ministro sa PBCM. Bakit patuloy kami nangangaral sa Espiritu Santo? Kasi mayroong hindi pa nalalaman ng mga tao at hindi pa sila nakararating sa paglilingkod sa Espiritu Santo. Kasi mayroon tayong mababasa sa Biblia na sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na ang banal na Espiritu o Espiritu Santo ipapadala ng Ama dito sa sanglibutan
kahalili o kapalit ng ating Panginoong Heso Kristo. Meron ba tayong mababasa, kapatid na Richard? Mayroon, mayroon din tayong mababasa, kapatid na Makarayo, dito sa Salita ng Diyos. At basahin lang po natin dito sa Juan, Kabanata 14 at sa talatang 15-16. Sinasabi ko nga sa bagay na ito, habang kasama po ako, pero kapag aalis na ako, ang tagatulong na walang iba kundi ang banal na Espiritu Santo ay ipadala ng Ama bilang kapalit ko. Siya ang tumuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay na magpapaalala sa inyo ng lahat ng mga sinasabi ko sa inyo. Maliwanag sa nasulat sa Biblia, nasusula o isinulat sa Biblia, sinabi ng ating Panginoon sa Kristo, basahin ko ulit, sinabi ko ang mga bagay na ito habang kasama niyo po ako. Pero kapag nakaalis na ako, ang tagatulong na walang iba kundi ang banal na Espiritu, Espiritu Santo, ang ipapadala ng Ama bilang kapalit ko. Ang Espiritu Santo ay magtuturo sa lahat ng mga bagay at magpapaalala sa mga tao sa mga sinasabi ng ating Panginoong Heso Kristo. Ito ang nababasa natin na nakasulat sa Biblia. Ano ang layunin ng Ama? Bakit ipapadala ng Ama ang Espiritu Santo dito sa sanglibutan? Ang layunin ng Ama upang ang mga tao ay maliligtas. Kasi ang Espiritu Santo, mababasa po natin sa Biblia na tagapagligtas ang Espiritu Santo. Meron ba tayong mababasa, kapatid na Jan? Meron po tayong mababasa, kapatid na Makarayo. At atin lang po mabasahin dito sa The Passion Translation, John chapter 14, verse 15-17. Loving me, empower you to obey my command, and I will ask the Father, and He will give you another Savior, the Holy Spirit of Truth, who will be to you a friend just like me, and He will never leave you. The world will not save Him because they can't see Him or know Him, but you know Him intimately because He remains with you, and He will live inside you. At atin lang pong isalin sa wikang Pilipino, ang pag-ibig niyo sa akin ay nagbigay sa inyo ng kapangyarihan na natutupad sa aking mga utos, at ako'y hihingi sa Ama at siya ay magbigay sa inyo ng iba pang tagapagligtas ng Espiritu Santo na katotohanan. Kahit saan lang po tayo, kapatid na Makarayo, malinaw na ang Espiritu Santo ay isang tagapagligtas. Maliwanag sa binasa na talata sa Biblia sa sa The Passion na Biblia, maliwanag na ang Espiritu Santo ay tagapagligtas ang kailangan sa tao sa mga panahon na ito. Bago dumating o dumarating ang malalaking kapighatian, ang kinakailangan sa lahat ng mga tao ay aabot ang mga tao sa paglilingkod sa Espiritu Santo. Mayroon ba po tayong mababasa diyan, kapatid na Jisrael? Mayroon po, kapatid na Makara. Ito po ang patunay sa Roma, Kabanata 7 at sa talatang 6. Ito po ang nakasaad. Pero ngayon ay malaya na tayo sa kasulatan, dahil namatay na tayo sa kasulatang ito na dating umalipin sa atin. Ang ating paglilingkod ngayon sa Diyos ay hindi na sa ayon sa dating buhay na dulot ng kasulatan, kundi sa bagong buhay na dulot ng banal na Espiritu. Maliwanag sa binasa nating talata sa Biblia na mayroong bagong paglilingkod sa mga tao sa Espiritu Santo o banal na Espiritu o Espiritu Santo. Ito ang dahilan bakit patuloy na ipinangangaral namin na mayroong paglilingkod sa mga tao sa Espiritu, diyan sa Espiritu Santo. Ito ang nababasa natin na nakasulat sa Biblia. Mangyari man sa buong sanglibutan ang malaking kapighatian, ang kinakailangan sa tao na naglilingkod siya sa Espiritu Santo o
o ang mga tao ay nakakaalam o malalaman na ng mga tao na mayroong panalangin diyan sa Espiritu Santo. Kasi ang Espiritu Santo, tagapagligtas sa sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Meron ba po tayong mababasa, kapatid na Rumi, na mayroong panalangin diyan sa Espiritu Santo? Mayroon din, kapatid na Makarayo, ating basahin dito sa aklat ng Judas, kabanata isa sa talatang 20. Ngunit kayo mga minamahal, papagtibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya na panalangin sa Espiritu Santo. Sa nabasang nakasulat sa Biblia, basahin ko ulit, ngunit kayo mga minamahal, papagpatibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya na manalangin sa Espiritu Santo. Merong panalangin na diyan sa Espiritu Santo na kailangan gagawin sa mga tao o sa mga tao pagdating sa malaking kapighatian na sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, binanggit ng ating Panginoong Hesukristo ang kinakailangan sa tao. Tao na naglilingkod ang mga tao diyan sa Espiritu Santo. At mayroong mga tanda sa tagapaglingkod ng Espiritu Santo. Ang tanda naman sa mga tagapaglingkod sa Espiritu Santo ay ang mga alagad ng Espiritu Santo, tagapaglingkod, sila'y mangangaral sa Ebanghelyo sa Espiritu Santo. Meron ba po tayong mababasa dyan, kapatid na Lloyd, bilang pruweba? Meron po, kapatid na Makarayo. Dito po ay mababasa natin sa nakasaad sa Unang Pedro, kabanata 1 at sa talatang 12. Ganito po ang nakasaad. Na ipinahayag sa kanila na hindi sa ganang kanilang sarili, kundi sa ganang inyo. Pinangasiwaan nila ang mga bagay na ito na ngayon ibinalita sa inyo sa pamamagitan ng mga nagsipangaral sa inyo ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sinugo mula sa langit, na ang mga bagay na ito'y ninanasang mamasdan ng mga anghel. Mayroong mga tao na mangangaral sa Ebanghelyo ng Espiritu Santo. Sino ang katuparan? Hindi po natin ikakahiya, kapatid na Makarayo, na tayo po ang katuparan sa hula o sa nakasaad na siyang nagpapatunay at naglalahad tungkol sa banal na Espiritu. Maliwanag nga binasa ng talata, mayroong mga tao na ang ipinangangaral Ebanghelyo ng Espiritu Santo. Ang katuparan, kami na mga ministro sa PBCM, pinangunahan sa aming Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, ang Chief Minister, sa pagtulon ang PBCM o sa relihiyon nga PBCM. Ito ang katotohanan na nababasa natin na nakasulat sa Biblia. At ang layunin sa Ebanghelyo, sa Espiritu Santo na ipinangangaral namin, ang layunin para sa kaligtasan ng mga tao. Meron ba po tayong mabasa, kapatid na Junril? Meron po, kapatid na Makarayo. Babasahin lang po natin ang aklat ng Taga-Epeso, kabanata 1 sa talatang 13. Nasa kanya ay kayo rin naman sa pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo sa kaligtasan, na nasa kanya rin naman mula sa kayo'y magsisampalataya na kayo'y tinaka ng Espiritu Santo na ipinangako. Mayroong Ebanghelyo para sa kaligtasan ng tao at mayroong tatak. Pag ang tao'y maniniwala sa ipangangaral na mabuting Ebanghelyo sa nabasa natin na nakasulat sa Biblia, mayroong tatak sa Espiritu Santo. Ang tatak sa Espiritu Santo ang layunin alang-alang sa kaligtasan ng mga tao at katubusan ng mga tao. Mayroon ba tayong mababasa, kapatid na Richard? Mayroon din, mababasa din tayo, kapatid na Makarayo, sa Epeso, kabanata 4 at sa talatang 3 po. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos sa nasa kaniya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagtutubos. Sa nabasa, sa nakasulat sa Biblia, maliwanag nga ang tatak sa Espiritu Santo alang-alang sa kaligtasan o katubusan
ng mga tao kung basahin ito sa ang salita ng Diyos na Biblia. Ito ang mababasa. Ang tatak sa Espiritu Santo na ipinangangaral namin, walang iba kundi para sa kaligtasan sa mga tao. Ang kaligtasan ng mga tao pagdating sa malalaking kapighatian, walang iba ang paglilingkod sa mga tao diyan sa Espiritu Santo. Ang sisikapin ng tao na pag-isipan ng mga tao, tatanggapin ba nila ang ipinangangaral namin o ang pangangaral namin na mabuting ebanghelyo sa Espiritu Santo para sa kaligtasan sa lahat ng mga tao. Kasi mayroong mangyayari sa dito sa lupa. Mayroon tayong mababasa diyan, kapatid na Jiggy. Ano ang mabasa po natin sa Biblia na mangyayari dito sa lupa? Ito po ang ating mababasa, kapatid na Makarayo, dito sa Isaias, Kabanata 24, Talata 3, kama natin sa 6. Ang lupa ay lubos na mawawala ng laman at lubos na masasamsaman sapagkat sinalita ng Panginoon ang salitang ito. Kaya't nilamon ng sumpa ang lupa at silang nagsisitahanan doon ay nangasumpungang sa larin. Kaya't ang mga nananahan sa lupa ay nangasunog at nangaginlan ang tao. Mayroong sumpa na makasusunog sa lupa, sa lahat na mga naninirahan sa lupa sa nabasa na talata sa Biblia. Ilang sumpa na mangyayari sa lupa o sa buong sanglibutan. Dito basahin natin sa bugna, sa Sibuhano, sa King James Version, sa bugna, Kabanata 11 at sa talatang 11 at sa talatang 14. Ganito ang mababasa natin sa Biblia. Sa pagbabasa po natin sa wikang Tagalog, ganito ang nakasaan. Nakasulat sa Biblia nakaraan na ang ikalawang sumpa, narito madaling dumarating ang ikatlong sumpa. Ikatlong sumpa ang makasusunog sa lupa sa lahat ng mga tao na naninirahan dito sa buong lupa. At ang sumpa nga ikatlong sumpa na mangyayari sa buong sanglibutan, walang iba kundi ang digmaan. Meron ba tayong mababasa, kapatid na Jisrael? Meron po, kapatid na Makarayo. Ito po ating basahin sa aklat ng ang salita ng Diyos sa aklat ng Isaias, Kabanata 42 at sa talatang 25. Ito po ang nakasaad. Kung kaya ipanadaman ng Panginoon ang matinding niyang galit sa atin, sa pamagitan ng paghihirap sa atin sa digmaan, ang galit niya ay parang apoy na nagkapalibot at sumusunog sa atin, pero hindi natin ito napansin o inisip man lamang. Maliwanag sa binasang talata na nakasulat sa Biblia, ang ikatlong sumpa, ito ang ikatlong digmaang pangdaigdig na mangyayari sa buong sanglibutan. At ang kaligtasan pagdating sa ikatlong digmaan, walang iba kundi ang Espiritu Santo. Kasi sa sinabi ng ating Panginoong Kristo, tagapagligtas ang Espiritu Santo. At ang isa sa mga itinuturo sa Espiritu Santo, walang iba, ang salita ng Diyos na ini halintulad ng tabak o espada. Sa kapangyarihan ng salita na ibinigay ng Espiritu Santo sa Ephesians 6:17, sa ang salita ng Diyos alang-alang sa kaligtasan sa mga ng mga tao pagdating sa ikatlong digmaang pangdaigdig. Mababasa ito sa nakasulat sa aklat ng Hub, Kabanata 5 at sa talatang 20. Ganito ang nakasaad. Pakibasa, kapatid na Lloyd, sa sitas nga binanggit ko sa Hub, Kabanata 5 at sa talatang 20.
Ito po. Ganito po ang nakasaad, kapatid na makarayo. Sa kagoto ay tutubusin kaniya sa kamatayan at sa pagdidigma sa kapangyarihan ng tabak. Iyon po ang nakasaad. Maliwanag sa binasang talata, dumating man ang mangyari man ang ikatlong digmaan, ang kaligtasan sa tao ay ang Espiritu Santo at ang mga salita na ibinigay ng Espiritu Santo alang-alang sa kaligtasan ng mga tao. Mga kapatid at mga kaibigan, wala naman kaming oras sa pangalan sa aming Guro, Divine Master Tomas Dino Senior at sa Executive Vice President, Reverend Charlie Eugenio. Ito ang inyong lingkod, kapatid na Hermogenes Magarayo. At ito po ang inyong lingkod, kapatid Richard Impidad. At ito po ang inyong lingkod, kapatid na Jiggy Makarayo. At ito naman po ang inyong lingkod, kapatid na Robert John Maturang Impidad. At ito naman po ang lingkod, kapatid na John Rel Malinaw. At ito po ang inyong lingkod, kapatid na Romy Rama Camus. Ito po ang inyong lingkod, kapatid na Gisrel Makarayo. At ito rin po ang inyong lingkod, kapatid na Lloyd Casenio Padilla, na nagsasabing maraming salamat po sa inyong pakikinig na aming programa.